Okay na. Buksan natin ang ating mga Bible sa Psalms 143 at basahin natin ang isang talata. Psalms 143 verse 8. Ganito ang sabi. Sa umaga'y iparinig sa akin ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat sa iyo ako nananalig. Ang daan na dapat kong lakaran sa akin ay ituro mo, sapagkat itinataas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, nawa ang leksyon na makukuha namin sa salmistang ito na nagpapahayag ng kanya pong pagmamahal sa iyo pong kapangyarihan na ipinahayag sa pamagitan ng panalangin ay maging leksyon din namin sa aming buhay na kami man ay magmahal sa inyo sa pamagitan ng panalangin. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagbubulay-bulay ngayon ng inyong salita upang ang aming panalangin, mga kahilingan ngayong gabi ay magmumula po sa pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Naniniwala ako na 90% sa mga Pilipino kasama ang Kristiyano na pagising sa umaga ang unang hinahanap ay ano? Cellphone. Cellphone kaagad ang hinahanap. Mahal na mahal ang cellphone. Kaya kung minsan, sa buhay natin, tayo ay natutulad sa manok na biglang napugutan ng ulo. At kapag ka ang manok ay napugutan ng ulo, takbo ito ng takbo, lundag ito ng lundag, na para bang alam niya ang kanyang sarili, ngunit walang direksyon. Akala mo nakakarinig, akala mo nakapagsasalita, pero wala siyang makita. At kadalasan, ito ang nangyayari sa buhay natin na mali yung ating inuuna pagising sa umaga. At ito ang ating paksa pagising sa umaga. Pero hindi ganito ang ginawa ng salmista. At alam natin ito ay si David at ang context nito ay nagkaroon ng kodita sa kanyang palasyo. At nagkagulo ang mga tao. Pumasok ang mga mandirigma. Gulong-gulo, litong-lito ang mga tao. Ngunit sa kabila ng kalituhan sa buhay ni David, kasama ang buong Israel, hindi siya nasira ng loob. Isa lang ang kanyang hinanap. At ang hinanap niya ay ang manalangin sa Diyos. Maraming Kristiyano ngayon ang namumuhay araw-araw na parang pugot ang ulo. Na marami ang nasasabi, bahala na. Pero gayong alam niya ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, siyang may control ng lahat ng bagay, ngunit nagtitiwala sa sarili at ibang hinahanap kaysa sa manalangin. Dito makikita natin ang salmistang ito sa kabila ng kanyang mabigat na problema, ang inunan niya sa umaga ay ang direksyon ng Diyos at ito'y sa pananalangin. Na paano natin makuha ng direksyon ang salmistang ito? Now, ayon dito sa ating binasa, isang talata lamang, sa tuwing umaga, hilingin natin ang dalawang mahalagang bagay. Una, hilingin natin na tayo'y makarinig. Ang sabi sa verse 8a, sa umaga'y iparinig sa akin ang iyong tapat na pag-ibig sapagkat sa iyo ako ay nananalig.
Ito yung puso ng isang taong may pananalig sa Diyos. Una niyang hinahanap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang paghiling sa panalangin na siya'y makarinig. Bakit? Alam natin na kapag tayo po'y nagtiwala sa ating mga sarili, wala tayong kakayanang makarinig ng tinig ng Diyos. Dahil tayo po ay nasa laman at kadalasan naghahari ang gusto ng laman. So anong dapat nating marinig sa Diyos sa ating panalangin? Natural ang espiritual na tinig ng Diyos. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ang sabi diyan, ang kanyang tapat na pag-ibig, His loving kindness. Alam niyo sa English, sa New King James, yung pagkakasabi dito sa ating talata, sa umaga'y iparinig sa akin, yung salita dyan sa English, cause me to hear. Bigyan mo ako ng kakayanan, Panginoon, na makarinig. Napakaganda ng puso ng taong ito. Inaamin niya na siya nasa laman at kailangan ng biyay ng Diyos na makarinig siya ng tinig ng Panginoon. Ganun ba tayo kung manalangin? Lord, iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Na marinig lamang natin ang tinig ng Diyos kung tayo'y nagbabasa ng kanyang salita sa umaga pa lamang. Magkaroon tayo ng panahon na tumingin muna sa Bible at magbasa ng kanyang salita. At alam nating makakarinig tayo ng kanyang tinig. At ang tinig na yan, nagsasabi, tayo'y anak ng Diyos, tayo'y tinubos ng Diyos, tayo'y inibig ng Diyos. Sa kabila ng ating pagkamakasalanan at pagkarebelde, isinugo ng Ama ang kanyang anak dahil sa kanyang pag-ibig at ibinigay ng anak ang kanyang buhay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. At yun ang dapat nating marinig everyday sa ating buhay. At yan ay simula sa umaga. Kaya anumang sitwasyon ang dumating o kaharap natin sa trabaho man, saan mang lugar tayo pumunta, lagi nating dinggin na tayo'y anak ng Diyos, na tayo'y inibig ng Diyos. Hindi tayo dapat ma-prostrate, hindi tayo dapat manghinaan ng loob kung anuman, dapat nating marinig palagi ang salita ng Panginoon, inibig tayo ng Diyos. Hindi tayo inibig ng sanlibutan. Kaya yun ang dapat nating makuhang leksyon sa salmista na mananampalataya na sa umaga hinahanap niya ang tinig ng Diyos na ito'y kanyang marinig. Ikalawa, hindi lamang hiniling ng salmista na siya'y makarinig, kundi ang sabi sa ating talata, hiniling din niya na siya'y maturuan. Ang sabi niya sa verse 8, ang sabi, sapagkat sa iyo ako ay nananalig, ang daan na dapat kong lakaran sa akin ay ituro mo, sapagkat itinataas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Again, sa New King James, yung salita dyan na ituro mo ay cause me to know. Tulungan mo ako sa aking pagkamakasalan na makaunawa. Sapagkat kung tayo'y iiwan ng Diyos sa ating sarili, hindi tayo makaunawa hanggat hindi tayo pinagpala ng Diyos ng kaunawaan. Bakit itong panalangin ng salmista? Para sa atin, dahil tayo ay wala rin kakayanan na makaunawa na mga paraan, mga ways of God. Hindi tayo makakaunawa. So anong dapat nating malaman? Espiritual na mga daan. Espiritual na mga pamamaraan ng buhay. Paano kang mangugali? Paano mong harapin ang problema sa negosyo? Paano mong harapin ang problema sa eskwelahan? Paano harapin ang mga taong nagbubuli sa iyo? At sa loob ng maghapon na yun, ways of God ang dapat nating hilingin. Ang kanyang daan. Sapagkat kung tayo'y mananatili sa ating sariling daan, sa ating sariling pamamaraan, sa ating sariling desisyon, ay tiyak lamang maliligaw tayo. At Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, alam natin, we are familiar with this verse,
with this text. Ang sabi, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Wow! Yun yung maganda eh. Papatagi ng Diyos ang lahat ng lalakaran mo, yung landasin mo. Kaya ang sabi sa verse 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sarili. Huwag kang magyabang na kaya mong mabuhay na hindi tumatawag sa Diyos sa buong maghapon. Huwag kang magpakapantas sa iyong sarili. Mga mata, matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Anong kasamaan yon? Pagyayabang. Napakasama po yung pagyayabang na hindi tayo tumatawag sa Diyos. Sana maging aral din natin. Kasama rin na ako dyan. Na dapat sa umaga, pagising, anong unahin? Salita ng Diyos. Ang Diyos dapat. Hindi cellphone. Sa cellphone, yan, maraming mga laman dyan. Baka may nag-text, baka may nag-miss call, may importante. Malaga yun. But ano yung unang-una? Ano yung pinaka-priority natin? Ang Diyos. Huwag tayo magtiwala sa ating sarili. So ano yung mapupulot natin dito, aral sa salmista? Well, number one, napakalino naman, huwag tayo magtiwala sa ating sarili. Yun ang aral. Huwag tayo magtiwala sa ating sarili. Etong salmistang ito, grabe ang hinaharap niyang problema, pero hindi siya nagtiwa sa kanyang lakas, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagiging hari, kundi hinanap niya ang Diyos sa pamagitan ng panalangin. Kristiyano tayo eh. Kung Kristiyano ka, di mamuhay ka bilang Kristiyano. Ang Kristiyano ay laging tumatawag kay Kristo. Namumuhay kay Kristo. Dapat si Kristo ang lagi nating ipinamumuhay daily sa ating buhay. Huwag ang ating sarili. So, ikalawa na aral, bawat araw, dapat mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Maraming nabibigo, marami ang lumilihis ng daan dahil nakakalimutan nila na sila'y inibig ng Diyos. Bago pa lamang likhain ang mundo, pinili ka na, itinalaga ka na, at kinamatayan ka ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig, at ang pagkamatay ni Kristo sa atin habang tayo makasalanan pa, tribelde pa, ganong kadalisay ang pag-ibig ng Diyos. Upang huwag tayo magkamali sa ating mga desisyon, sa ating mga buhay, sa ating mga ugali, sa buong maghapon, itanim natin sa ating puso at ipamuhay natin na tayo'y inibig ng Diyos. So therefore, let us love God. Pabalik. Paano natin gagawin yun? Live by faith. Di ba? The just shall live by faith. Namumuhay tayo dapat sa pananampalataya. At ang pananampalataya natin tumitibay sa pamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. Sapagkat ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Hindi talaga malulugod ang Diyos sa'yo sa buong maghapon kung hindi tayo tumawag sa Kanya ng una sa ating buhay. Kaya yun po ang mensahe, pagising sa umaga, hanapin ang Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga salita. Sana nga po ito'y nagpagising sa amin. Dahil kadalasan, Panginoon, nagtitiwala kami sa aming sarili, madali naming hanapin ang cellphone kahit nakapikit pa, kinakapana namin, kaysa hanapin ka sa iyong mga salita, pagbulayan ito upang marinig namin ang iyong pong tinig at upang maunawaan namin ang iyong mga daan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.